Alam niyo po mga kapatid kung bakit ako naging emosyonal. Nakatanggap po ako ng isang pagkahaba-haba, kilometrikong text mula kay Kris Aquino na pinaniniwalaan po natin na napakatindi na po ng kalagayan ngayon sa Houston. Umuupa pa nga po siya ng pribadong eroplano para dalhin siya doon. Dalang sabi niya, time is my enemy. So kumbaga, humahabol po siya sa panahon. At naglalabas po siya ng mga posts na ang itsura niya ay talagang yayat na yayat ang mukha. Halos parang wala ng laman. Na kung ilarawan ko nga po bilang manunulat, ay salamat na lang may balat pa siya na nagdudugtong sa kanyang buto at laman. Dahil kung hindi, sa biglaan tingin ay parang bungo na po yung inilalabas niyang mga larawan. At ikinukwento din po niya na todo-todo ang hirap na inaabot niya ngayon. Hindi daw po niya maipaliwanag kung ano ang sakit. At sinasabi rin po niya na kung ito na raw po ang huling biyahe ng kanyang buhay, ay gusto niyang magbigay ng magandang alaala sa kanyang mga anak na sina Josh at Bimbi. Meron po siyang isang linya na itinext sa akin na ako po ay tinamaanan todo-todo. Ang sabi niya, ano ba ang atraso sa iyo ng mga anak ko? Tirahin at birahin mo na ako at kaya ko yan, pero huwag mong idadamay ang dalawang anak ko. Hindi ko po alam kung saan ang gagaling si Kris, kaya gusto kong linawin kung saan ba. Si Bibi daw po ay may ipinapanood sa kanya na maraming vlogs daw po na pinagdugtong-dugtong at ang term niya, summarized. Parang ganon. May nagpadala po sa kanya ng iba-ibang vlogs, summarized, at yun daw po ang ipinapanood sa kanya ni Bimbi. Ang tanong ko po mga kapatid, tayo po ay abalang-abala sa pagdarasal para sa kanyang kaligtasan. Idinadamay pa natin ang kanyang mga anak na sina Diyos at Bimbi dahil kapag nawala si Kris ay kaawa-awa ang dalawang batang ito ang kanyang mga anak. Pero bakit tinatanong niya ako kung anong atraso ng mga anak niya sa akin? Kasi daw po, may napanood daw po siya dun sa binigay ni Bimbi na alam ng may sakit ang ina niya, eh kung bakit pinapanood pa ang mga vlogs na dapat ay hindi na dahil stress-related ang sakit ng nanay niya. Ang sabi ko raw po, kasalanan ko pa rin ba ang kawalan ng komunikasyon ng tatay ng mga anak ko sa kanila? Inisa-isa na po niya. Si Robin Padilla, lagi kaming kinukumusta. Si Philip Salvador, kaibigan, si Senator Bongo at si Robin Padilla, alam nila ang number ko. Si James Yap, alam niya ang number ni Mayor Francis Zamora at ni Attorney Sig Fortun. Alam nila ang number ko. Pero kahit kailan, hindi nila kinumusta ang dalawang bata, yung mga anak nila. Mga kapatid, ano naman po ang kinalaman ko doon? Wala naman po akong kinalaman sa istorya ng mga bata at ng kanilang mga ama. Hindi ko naman po tinalakay yan sa kolom ko at kahit dito at kahit sa showbiz now na. Wala po akong tinatalakay at awang-awa pa nga po ako sa kanyang mga anak. Ngayon, ang basa ko po, baka gusto niyang magparating ng mensahe kina Philip Salvador at James Yap. Pero hindi niya magawa. Hindi siya makapagbaba ng pride niya. Hindi niya masabi at kakilala ang salitang pagpapakumbaba. Bakit sa akin niya idadaan? Ba't ako ang kanyang gagamitin? Ang sabi niya, spare the children. Kailan ko pinakialaman ang mga anak mo? Kailan ko kinawawa at siniraan ang mga anak mo? Kakambal sina Diyos at Bimbi sa dasal namin para sa kaligtasan mo. Huwag mong paiba-ibahin ang kwento. Diretso mong kausapin ang kanilang mga ama kung gusto mo ng komunikasyon. Tutal, alam naman pala ng mga kaibigan nila ang numero mo. Bakit ako? Po alam mo lang, Kris,
bahagi ka ng panalangin ko sa araw-araw at nag-iimbita pa ako ng mga kaibigan at kababayan para ipagdasal ka. Talagang kulang na lang magtayo ako ng kulto para sa kaligtasan mo. Pero ito pa ang ipapakain mo sa akin. Ito pa ang mapapalako mula sa iyo. Ang sabihin mo na ano ba atraso sa akin ng mga anak mo? Kung ikaw ay talagang hirap na at talagang napakalala na ng sakit mo, bakit hindi mo nalang tutukan ang sarili mo? Bakit itong mga ganitong bagay-bagay na hindi makatutulong sa pangangatawan mo at sa immune system mo ay binibigyan mo pa ng importansya at mananakit ka pa ng kapwa mo? Dapat ay iwanan mo na muna yung mga ganitong kwento. Dapat sumentro ka na lang sa pagpapagamot mo. Alam mo naman na ang stress, kapag sineryoso mo yan, lalong makakaapekto sa iyo. Pero ganun pa man, Kris, kahit ganito ang ginawa mo sa akin, ipagpapatuloy ko pa rin ang pananalangin para sa iyo at sa mga anak mo. Minsan isang panahon, tayo ay naging magnanay-nanayan. Minsan isang panahon, naging mabuti tayo para sa isa't isa. Minsan isang panahon, naging sandata mo ako sa mga dumarating kontrobersiya sa buhay mo. Ako ka mo ang pinakamatapang na sundalo mo. And as long as I have you, kaya ko to, sabi mo pa. And I will love you forever na yan, sabi mo pa. Ano pa ngayon ang paniniwalaan ko? Maniniwala ba ako na malalang-malala ang sakit mo? Maniniwala ba ako na talagang panahon na lang ang kalaban mo? Kris, mag-isip-isip ka. Ang mga tao na nagmamalasakit sa'yo, huwag mong sinasaktan. Magdasal ka tulad ng ginagawa namin para sa iyo. Manalangin ka. Yan lamang ang makapagliligtas sa'yo. Ang mga columns ko, ang mga programa namin, ito ay nagagamit ko ang panahon para ipagdasal ka. Pero kung lahat ng ginagawa namin, lalo na ako, ay minamasama mo, bahala ka na. Hindi ko nasagutin yan. Ikaw ang magbibigay ng magandang alaala sa mga anak mo. Hindi ako. Hindi kahit sino. Hindi ang kahit sinong Poncio Pilato. Ikaw lang.